Ito ang SNN. Naging mainit talaga ang pangalang Gu Junpyo or Lee Minho dahil sa kanyang sering Boys Over Flowers na kinabaliwan ng mga kapamilya. At ngayon, pakikinigin na naman tayo ng Korean QDY. Aba, natanong ko siya face to face sa ating SNN Confessions. Now na. Gu Junpyo ng Boys Over Flowers, may special message sa kanyang Pinoy fans. Ang isa sa mga characters na pinakatinutukan sa pinakakinabaliwang Korean novela ng bayan. Na-miss na ng lahat ang mayabang pero lovable na si Gu Junpyo ng Boys Over Flowers. And tonight, we get to know more about the man behind the character, ang sikat na Korean actor at tinitili ang Asian heartthrob na si Lee Minho. Welcome to Singapore, mga kapamilya. Nandito tayo ngayon para maka-meet and greet si Lee Minho, aka si Gu Junpyo ng Boys Over Flowers. And I'm very, very excited na ma-share ko tong experience sa inyo. Tumayo si Bianca at ang SNN sa Singapore para sa launch kay Minho as the newest ambassador of the LG Optimus. Kamusta kayo? Hi. Nandito ako ngayon as the newest ambassador ng pinakabagong LG Optimus phone. Maraming salamat sa pagpunta niyong lahat dito. And sana lahat kayo mag-enjoy na kasama ako. I'm sure mag-enjoy ako. Thank you sa inyo. Nagkaroon din naman ng chance ang kanyang mga fans na makabonding siya sa kanyang very special na meet and greet session. At dito, isang 70-year-old fan ang personal na nakilala ni Minho. And of course, our very own Bianca Gonzalez. Personal ring nakakwentuhan si Minho. Thank you very much for your time, Minho. Annyeonghaseyo. You are very, very popular in the Philippines after your series Boys Over Flowers aired there. When do you plan to visit our country? Sa totoo lang, matagal ko nang gustong dumalaw dyan sa Philippines. Kung hindi nga lang sana busy yung schedule ko, pumunta na ako dyan bukas. May mga nag-invite sa akin na pumunta, kaya I really hope na makapunta na ako dun sa inyo as soon as possible. Actually, your good friend Kim Bum already went to the Philippines and he liked it there. You're gonna like it too. Naikwento nga sa akin ni Kim Bum na naging masaya yung experience niya. Kaya naman nag-hope ako na sana makapunta na rin ako doon. I'm sure mag-enjoy ako. I actually met with Kim Bum in Korea for this project, World Date. He mentioned that you two are still close. Who of the cast members of Boys Over Flowers are you still very close to? Sa totoo lang, medyo busy kaming lahat ngayon sa trabaho. Kaya mahirap ang magsama-sama kami. Pero sa kanilang lahat, pinakamalapit sa akin si Kim Bam. Kasi nga hanggang ngayon, madalas pa rin kaming nag-uusap. Minsan nga lumalabas din kami. One other celebrity that is Korean that you got to work with is Dara. What was it like working with Dara? Masaya naman yung naging shoot namin ni Dara para sa isang commercial. Maganda yung singing career niya ngayon. At sa totoo lang, napaka-popular niya ngayon sa Korea. Naaalala ko nga nung unang beses kami nakita para sa isang shoot. Nakakatawa, may kissing scene kaagad kami, kaya nakahiyaan kami. So you had a kissing scene and you also had a scene where she slapped you in the face. How was that? Actually, mabait pa nga si Sandara kasi hindi niya masyadong nilakasan yung pagsampal niya. Pero tatlong beses naman kinuha niya yung eksena. Kaya nung pangatlo, medyo masakit na. At para sa kanyang mga Pinoy fans, si Minho, malapit na ulit nating mapanood sa kanyang pinakabagong Korean novela na Perfect Match. Hello, kapamilya. I'm back. Please watch Perfect Match on ABS-CBN. Mahal ko kayo.